Mainit na sabaw na may linamnam at asim ng sampalok na tiyak na magpapakilig sa atin lalo na ngayong maulan at malamig ang panahon. Yan ang isa pang putahing ituturo ni Chef JR. Alam mo, kapag nabuksan mo na siya, madali na siyang matanggal. Pagkatapos naming ihiwalay ang balat sa karne ng baka, mahigit 4 oras pakukuluan ang balat ng baka para ito'y lumambot. Pagkatapos ng 4 to 5 hours na pagpapakulo, magiging ganito na yung itsura ng inyong balat ng baka. At ang ituturo sa atin ngayon ni Chef JR ay sinampalukang balat ng baka. Yes, ma'am. Wow! At saka ito talagang totoong sampalok ang gagamitin, ha? Medyo on the purest side tayo ngayon. Ayan. Siyempre may access tayo, but definitely kung wala, pwede naman pong gumamit ng ibang pampas, gaya ng kamyas, mangga, pwede rin. Pag walang-wala talaga, you could always use the powder, syempre. Correct. Pero ito, legit na sinampalukan ko. Kasi meron kami dito pinakulo ang sampalok at bonggang-bongga, meron kaming usbong. Ang yan, hirap talaga. Kaya hanapin ito. Opo, talagang may panahon talaga siya kung kailan. May panahon lang yan. Yes. What we do is, of course, napalambot na natin. Mm-mm. And importante po na yung pinagpalambutan nating sabaw is itabi, at yun po yung gagamitin nating pinaka-base ng ating sabaw. Kasi sayang naman yung pinagkuluan, yes. Totoo, diba? And then, ito po yung sinasabi natin na yung ating bunga ng sampalok. Para lang din po ayaw nating mahaselan yung kakain, we're just gonna strain it. Extra effort or extra step. And then, syempre, importante po na yung katas nung sampalok, Emma. Makuha talaga. Yes. Yan yung mga lalabas-labas dyan. Parang siya may pulp na lumalabas. Ayan. So, pakukuluin lang po natin siya. And then, ako again, personal preference, mas gusto ko lamog yung kamatis. Oo. Mas masarap siyang... Tsaka yung asim na nadadagdag niya doon sa dish natin. And then, we'll add in ang ating sibuyas. So, ito, nagpapakulo pa rin tayo ng... kamatis at saka sibuyas doon sa kaldo, ma'am, nung ating beef skin. Okay. At saka yung sampalok. And sampalok, opo. Parang konti nung sabaw. Dagdagan natin. Oo, parang lalo na yung panahon, nagtatawag ng mas maraming mahihigop. So, yan, dagdagan lang po natin. Siguro more or less mga 2 cups yun. Lagyan na po natin ang ating patis. Pampasarap! Sunod na hiniwa ni Chef ang pinalambot na balat ng baka. Ang galing talaga ng mga Pilipino, ano? Yung napaka-creative sa pagluluto. Apo. Na lahat ng bahagi, lahat ng parte ng isang karne, pwedeng... Napapakinabangan. Yes. Nagagawa ng paraan. I think yun yung isa sa mga magandang characteristics ng cuisine natin. Mm-mm. Na wala tayong dinidiscriminate na part. Oo. Okra? Ilalagay na rin ang okra, talong at usbong o murang dahon ng sampalok. Eto na po, ilalagay na po namin ang balat ng baka. Sunod na ihahalo ang siling haba. So, buboy lang natin to siguro for few minutes bago natin ilagay yung ating kangkob. Okay. Yan na, bongga-bongga! Perfect na to, ma'am. Ready na tayo mag-serve? Yehey! Akalain mong pwede ka palang gumawa ng sinampalukan na gamit lamang ang balat ng baka? Tikman na natin! Okay, tikman natin itong sinampalukang balat ng baka. Yung sabaw niya, parang medyo mas malapot siya ng kaunti kumpara dun sa karaniwang sinampalukan. Tikman ko muna yung sabaw, ha? Saktong-sakto yung asim at saka yung alat. Iba talaga kapag totoong sampalok yung ginamit. Ngayon, tikman na natin yung mismong balat ng baka. Ang gusto ko dito sa ginawa ni Chef, ang dami-daming gulay.
Tapos yung kangkong, napaka-crunchy pa niya. Contrast doon sa soft and chewy na balat ng baka. Yung mismong balat ng baka, wala naman siya masyadong distinct na flavor. Ang habol mo talaga dito yung texture. Yung texture na malambot at saka chewy. Panalo yung mismong sabaw. Iba talaga kapag gumamit ka ng totoong sampalok. Balat ng baka at baboy mayaman sa protina, maging sa collagen na pangunahing component sa ating balat at buto. Pero mataas din ito sa kolesterol, kaya kahit masarap, kailangan bantayan natin kung gaano karami ang ating kakainin. Nagiging dahilan ng pagtaas ng pagkakaroon ng risk ng sakit sa puso. Sa ating mga kapuso, tandaan po na anumang sobra ay masama. Kung collagen lang din naman po ang inyong kinakailangan, tandaan na marami pa rin naman po tayong pwedeng ibang sources niyan katulad ng bone broth, ng chicken, ng isda.